So this time, kung makikita nyo, may dalawa akong pivoto na integrated amplifier. So same lang yung kanilang mainboard. Yung brand lang yung nag-iba. So sa right side ay concert. While sa left side ay Sakura. Pero kung titingnan nyo yung mainboard ay same lang. Kahit sa mga driver transistors ay ito, yung dalawa, same din. A940 and C2073. So, wala silang pagkaiba sa mainboard. So, yung iba lang dito, yung kanilang output transistors dahil stuck dito sa concert. While dito sa Sakura ay upgraded na sa ano, pang 735 or pang 737. At saka yung capacitors niya ay 4 pieces na. So, apat na 10,000 microfarad, 100 volts. Pero yung power supply ay same lang or stock pa rin na 34 volts. Dito sa concert, 34 volts din. So, ito yung pinalit ko pang 735 or pang 737. So, malaki na siya compare sa stock. So, halos kalahati yung nilaki niya. So, may mga wattage kasi itong mga transistors. At saka may amperes. So, mas mataas yung wattage ng malaki compare sa maliit. So, dito sa mga 75 watts yung pair niya, while dito sa maliit, 50 watts yung pair. So, may 2 pairs siya. It means na mga 100 watts per channel ito. While dito sa upgraded, may 75 watts per pair. So, 75 times 2 equals 150 watts. So, ngayon, isa sound test natin. Dahil maraming nagtatalo dito at nagdidebate na wala daw pinagkaiba pag pinalitan mo ng malaki yung output transistors ng 5U2. So, same lang daw yung kanilang tunog. So, ngayon, alamin natin kung totoo nga ba, kung same lang or walang pagbabago. So, gagamit tayo ng dalawang speaker. So, bawat amplifier ay may nakakabit na isang speaker. So, crown niya na Deduce, GH126, 8 ohms. So, para walang lamangan, same ng speaker at wattage. So, ngayon, una kong patugtugin yung stock na concert sa volume na 50% lang or kalahati. So, dito yung 50% niya na sa 12 o'clock. So, gamit lang itong cellphone. So yan yung stock na concert. Ito yung upgraded na Sakura, Pibuto. Thank you.
So yan yung sound ng dalawang pivoto na may stock na output transistors at dito sa kabila yung upgraded. So halos walang pinagkaiba yung kanilang lakas ng volume. Pero yung kanyang kickbass ay napakalayo dito sa malaking transistors dahil parang PA yung kickbass nito ng upgraded. At parang matigas yung kanyang kickbass. So, kung sa speaker, parang PA siya while dito sa stock na may maliit na transistors, so malambot yung kanyang kickbass. So, parang whooper yung tapon yung speaker niya. Pero dalawang speaker ay puro yan PA. Dahil jackhammer yan na 600 watts. So, dito lang yung nag-iba yung kanilang impact. Dahil mararamdaman mo talaga yung impact ng malaking transistors while dito sa maliit ay wala siyang impact. So, ngayon i-sound test natin ito sa 70% or lagpas sa kalahati or 50% yung volume para malaman natin kung ano yung quality ng upgraded. Ito yung upgraded. So dito mga 2 o'clock yung volume na ilalagay ko. Mga 2 o'clock or 1 o'clock. So yung 50% niya kasi ay nasa 12 o'clock. So ngayon, ititest natin sa 12 o'clock kung ano yung epekto ng pagdagdag ng capacitors dahil ang purpose ng capacitor na ito na 4 pieces ay binabalik niya yung microfarad dahil yung 10,000, halimbawa yung dalawang 10,000, so magdi-divide yan. So maging 5,000 na lang microfarad yung itatapon ng capacitor papunta sa speaker. So, kailangan may another siya na 2 pieces para yung 10,000 ay ibabalik niya na buo saka itatapon sa speaker. So, dito ay 10,000 microfarad yung itatapon sa speaker while dito dahil dalawang piraso lang. So, 5,000 lang yung itatapon niya. So, dito natin malalaman kung ano yung epekto ng pagdagdag ng capacitors at saka pagpalit ng malaking output transistors. So, una kong itetest yung stock dahil sa 737 ay 4 pieces na ito yung capacitors. So, ilalagay ko sa mga 2 o'clock yung stock na 5-2. I-on natin.
So, kung narinig nyo, malayo yung quality ng dalawang amplifier na ito dahil dito sa 4 pieces ng capacitors ay hindi siya kumakalat pag naka 70% volume, while dito sa stock na may 2 pieces lang, kumalat na yung kanyang kick bass sa 70% volume or lumiit yung kanyang bass. So, okay lang sa 50% dahil bilog yung bass niya, pero pagdating dito sa 2 o'clock or 70% ay nababawasan yung kanyang kick bass or lumiit yung kanyang bass. So parang ano lang siya, parang low mid. Pero yung lakas at vocal nila ay halos same lang. So yung kick bass lang talaga yun ang iba. So malambot yung bass dito ng stock at saka pag binolyo mo kumakalat. While dito sa upgraded na transistors, so hard bass siya na parang PA yung speaker at saka buo pa rin habang binovolume mo sa 70%. Siguro dahil yan sa capacitors na 4 pieces, dahil binabalik ng capacitors yung microfarad na hinati ng naka-series na ito. So pag sinires mo yung dalawang capacitors ay maghahati yung kanyang microfarad. Kaya need niya ng isa pang pair. So para may balik yung kanyang 10,000 na microfarad. So while dito wala siyang another na pair, so humati yung kanyang 10,000. So 5,000 lang yung tapo niya, kaya siguro kumakalat na yung kanyang volume pag nakalampas sa 50%. So parang ano niya yung lakas niya, parang 735. So mas malakas pa ito kung i-upgrade yung kanyang power supply na magdagdag ng voltage. Halimbawa mga 45 volts or 50 volts. So dahil wala pang budget yung owner, so ito lang yung upgrade muna. So don't forget lang to subscribe to my channel kung may natutunan kayong mga aral. At kung gusto niyo pang matuto pa or makapanood ng iba pang video, sana mag-subscribe naman kayo sa aking channel. So dito na siguro mag-end ang ating video about dito sa dalawang amplifier.